Marami mga trial sa buhay. Pag may tinanong ako, kadalasan, sabi ko, ano ba mga trial sa'yo? Sabi niya, ah, walang pera. Trial nga yan. Misan may sakit. Trial din. Iniwan ng mahal sa buhay, nabigo, nawala ng mga ari-arian, nasunugan. Kung misan may kamangamahal tayo sa buhay na nauna na sa Panginoon, maraming trial. Pero bihirang-bihira, at halos hindi ko naririnig, sa mga tinatanong ko kung ano ang mga trial sa buhay, ito mga i-discuss ko sa inyo ngayon. Usually kasi, trials are equated with sufferings. Sabi po sa Bible, sa James, the book of James, chapter 1, verses 2 to 4, "Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking in anything." So kailangan pala ay tinatrato natin ang mga pagsubok na isa ring kaligayahan. Because trials make us grow, strengthen us. Trials make us complete. But there is another type of trial that is not suffering, but trial that is enjoyment. Yun ang hindi ko naririnig sa mga tao pag tinatanong ko sa kanilang trial eh, yung enjoyment. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon, enjoyment as trial. At ang pambagat ng ating pag-aaral, pass that other kind of trial. Pass that other kind of trial. Heavenly Father, we thank you for who you are. Salamat Panginoon at ang mga kapatirang ito, mga kaibigan namin ay nakarating. Kanya-kanyang istorya sa pagparito, kanya-kanyang mga balakid, kanya-kanyang sakripisyo. Panginoon, lahat po ng nahirapan, nagkaroon ng sacrifice kaming hinihiling ko po sa inyo, palitan nyo ng kagalakan. Punuin nyo ng pagpapala. Honor the intention of your people for coming here today. We want to fellowship with each other, but above all, we like to fellowship with you. Nawa, Panginoon, ay puspusin niyo po kami na inyong espiritu. Huwag kaming aalis sa dakong ito na hindi niyo po kami nakausap, hindi niyo po kami napagaling, hindi niyo kami naturuan, hindi niyo kami naituwid. Mangusap po kayong may kapangyarihan. Tinig niyo ang nais aming marinig. Use your servant only as your instrument, but be our speaker, O God. We recognize no other God but you, O God of Isaac, God of Moses, God of Abraham. So we reject any other God. We reject any other message from any other person or personality. But we want you, Father, to speak to us. Holy Spirit, enable us. Empower us to hear, to understand, and to become like Jesus. Father, take over. We are your people. We reject and rebuke all presence of evil. All work and plans of evil against this holy assembly, we reject in Jesus' mighty name. And we ask you to do your will. Let your will be done. We're confident, Father, that you hear as we ask in Jesus' mighty name. Pass that other kind of trial. And that other kind of trial is enjoyment. I'm going to talk about 8 enjoyments, 8 nice things. 8 roses that can become thorns. 8 blessings that can become curses. 8 enjoyments that can become trials. One of that, a trial that we should pass, is a trial of beauty and good looks. Tingnan ninyo ang katabi nyo. Siya kaya ang pinag-uusapan natin. Beauty and good looks. Tulad na lamang ni Joseph. Si Joseph the dreamer. Sabi sa Biblia, siya'y magandang lalaki, sumabit suloy siya sa gulo. Pinagtangkaan siya at pinagnasaan ng babae niyang amo, asawa ng kanyang tunay na amo na si Potiphar. Genesis 39 verse 6 up to 7. "Now Joseph was well built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, 'Come to bed with me.'" At syempre dahil si Joseph po ay makadiyos, siya'y disente, may paggalang sa kanyang among lalaki, di niya kailanman pinagbigyan
ang mga panunukso ng babaeng ito. At ang babae ito naman cannot take rejection well. So what did she do? One day, she cried rape. Nung di siya pansinin, isinumbong niya at pinagbintangan niya na balak daw siyang gahasain ni Joseph. Because of that, Joseph went to jail. And another story deserves another telling. But the point is, kung ito ba naman si Joseph ay hindi may itsura, hindi sana napagnasaan. Kumisan po, blessing yung di ka masyado maganda. Di ka nare-rape. Blessing yung hindi ka masyado magandang lalaki. Walang masyadong nang aakit sa'yo. Malaki pong pagsubok na maging maganda. At maraming tao, hindi nila na ipapasa ang pagsubok. Kinakain sila ng kagandahan, nagiging palalo, nagiging mayabang, o kaya nagkakasala dahil dumadaling magkasala sa dami ng nang-aalok. Kaya mabuti kumisan yung di na naaalok pa. Napipilitan ka maging banal. At least kahit pilit, banal pa rin. Kesa sa napakarami namang pagkakataon. Alam niyo yung magaganda, maraming choices eh. At kumisan yung choices, parang sumpa. Habang dumadami, mas nakakalito. Kaya yung mga temptress, mga tempter, usually magaganda rin ang itsura. Dahil hindi ka naman maaakit kundi sila maganda. Kaya ang sabi ng Romans 6:13, do not offer parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. Yan ang sinasabi. So good-looking people, mag-ingat. At meron pa po ako isang ipakikiusap. Good-looking people, be kind to others. Huwag na kayong sobra pang magpaganda at mangakit. Maawa naman kayo sa magnanasa sa inyo. Tapos di nyo naman pagbibigyan. Di ba't kawawa? Lalo mga kababaihan na sobrang kaakit-akit ang mga itsura. Tapos ang dami nyong pinahirapan ng loob. Lahat ng makakita sa inyo ay kulang-kulang na lang mawala sa sarili. Mga driver na halos bumangga. Kawawa naman. Mga magaganda, mahabag kayo sa magagandahan sa inyo. Kaya kumisan may wisdom yung mga Arabo, sinusuklo ba ng tunote nila dantela? Mata lang ang ipinapakita. Sobra ka na naman kung pati sa mata, inaakit ka pa. Yung iba naman talaga, dapat yung takpan. Kasi sobrang walang takip. Sinisipon na, nagkakaroon na ng pulmon niya, ayaw pang takpan ang katawan. So, maawa kayo. Maawa kayo sa magnanasa, na mabibigulang naman. Maawa kayo sa maiinggit. Malaking pananagutan ang maging maganda. Beauty is from God, and it must glorify God. Beauty must never be surrendered at the feet of Satan to be his instrument. Pero tingnan ninyo, napakaraming magagandang tao, kasangkapan ng kasamaan. Ang kagandahan ay ginagamit sa pang-aakit ng asawa ng may asawa, sa pagmamali ng kaisipan ng maraming makakakita. It's sad that a beautiful thing and that beauty can be a curse. So, watch out, beautiful. Watch out, handsome. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yun. Watch out, beautiful. Watch out, handsome. Another trial, which sa biglang tingin is a blessing but can become a curse also, is health. Health? Pastor Ed, hindi ba kayo nagkakamali? Health can be a curse, yes. Because healthy people have so many options and choices of what to do. Katulad ng sobrang maliliksi ang mga paa, kumisan ka dadaling maghabol ng kasalanan at pumunta sa mga lugar ng kasalanan, kung yan ba naman yung nakapako sa kama at di makabangon, nagiging banal. You know, the body can do so much when you're healthy. That's why, when you are healthy, first, you thank God, and then you watch that you don't allow your health to become an entry point
of evil. Kasi pag malusog ang tao, maraming pwedeng gawin. At saka marami rin pwedeng makigawa sa kanya. Kasi kung ikaw ba sumusukan ng dugo, ay wala nang may gustong lumapit sa iyo kumisan, malayo ka sa temptation. Eh pero kung lusog-lusog mo, maraming gusto na dumikit-dikit at lumapit-lapit sa iyo. Kaya ang katawan natin, mas malusog, mas ginagawa nating alipin ng kabutihan. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:27, "No, I beat my body and make it my slave." You know, if you don't make your body your slave, it will be your master. Yung katawan ng tao, pag hindi yan sinupil, pag hindi yan kinontrol, yan ang magiging amo nyo. At pag ang katawan ng tao naging amo, mapapahamak ang ating kaluluwa. Kasi walang gustong gawin ang katawan, kundi katamaran, kasalanan, luho, sarap. Kawawa ang kaluluwa ng tao na yung katawan niya ang nagahari sa kanyang buhay. Kaya ang sabi ni Paul, binubugbog ko tong katawan ko na to, pinupukpuk ko to, pinipilipit ko to, at ginagawa ko siyang alipin ko, sumusunod sa kagustuhan ng aking espiritu. At yan ang dapat mangyari. Kaakibat po't kasama ng health, trial din yung long life. It's a blessing to have a long life, but long life can also be a curse. Long life can also be a trial. Tingnan nyo ang napakarami nating hinahanga ang mga bayani, maaaga kasing namatay. Si Rizal, si Bonifacio, sila magsaysay, palibas at maaagang namatay, hindi nagkaroon ng maraming pagkakataong maghamali. Habang humahaba ang buhay, dumadami ang pagkakataon mong magkamali. Of course, dumadami rin ang pagkakataon mong gumawa ng mabuti. Kaya ang sinasabi natin, blessing yan, pero pwede rin niya maging sumpa. Tingnan niyo sa Don Emilio Aguinaldo, sa haba ng buhay, napakaraming naging controversies tuloy na nasangkutan. Sumama sa politika, natalo, kung anong pinagagawa. Ang haba kasi ng buhay. Yung napakaagang nangamatay, nagmumukha tuloy mga perfect or nearly perfect because they did not have much opportunity to make mistakes. So, watch out, you health buff. Kung ang lusog-lusog mo, mahaba ang iyong buhay, humihingi ka sa Diyos sa mahabang buhay, gusto mong pahabain, mag-ingat-ingat ka. Sapagkat bawat buhay at bawat araw na ipinahiram ng Panginoon ay gustong agawin din ni Satan. Eh kung si Hitler namatay nung 11 anyos, di ibang iba sana ang history ng mundo. Eh humaba. Eh kung naging 90 siya, can you imagine kung anong pwede mangyari? Ang buhay, trial yan. At kasama din ang health, isang trial, hindi lang yung long life, kundi youth. Yung pagiging bata, yung kabataan, isang malaking trial. Why? Because in the time of youth, people make the foundation for their whole lives. Kung anong ginagawa natin ng ating youth, sometimes kaladkad, daladala, pasan-pasan natin buong buhay. Kaya dapat ang mga young people nag-iingat. At dapat nilang makita na yung estado, yung stage na sila yung mga kabataan ay isang napakalaking pagsubok na kailangan nilang malampasan. Sapagkat marami hindi nakakalampas ng hindi nadadamage. Sabihin, eh talaga ganyan yung mga babae, medyo umaalimbong ng konti kasi young people. Eh, pero yung iba hindi nakakalampas. Nagkakaroon ng buhul-buhul na anak bago mag-18, 19. Hindi nyo na pwedeng ma-undo yun, nandun na. Permanent fixture of your life. Yung mga lalaki na nagkakaroon ng anak kung kani-kanino na hindi naman nila asawa, nobya lang, yan ba hindi pwedeng bumalik ng walang bayad? Kahit nagtagumpay kang tumakbo't tumakas. Yung mga nag-drugs ang nag-drugs, natunaw nang natunaw yung brain cells, maibabalik ba yun? Hindi. Kaya nakikita nyo kasi mga nagda-drugs sa katunganga, humal-humal, dahil na-damage. Many people say, yung teenager, it's only a passing stage. Hayaan nyo na, ang higpit nyo naman, lalampas din yan dyan. Marami pong hindi nakakalampas. Makalampas man ay damaged. At yung iba na makakamatayan pa, hindi na tumanda dahil sa sobrang
mga adventure ng kanilang pagiging bata. So, to have long life and to have youth or to be young, these are also trials. Kaya sabi ng pinakamatalinong taong naglakad sa balat ng lupa, si Solomon, sabi niya sa Ecclesiastes 11, verse 9, "Be happy, young man, while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you to judgment." Sige, sundin mong gusto mo, gawin mong gusto mo. Total ang lusog-lusog mo, wala ka pang mga sakit sa bato, mga wala ka pang gallstone, wala ka pang mga renal stone, wala ka pang kung ano-anong stones. Wala ka pang rheuma, wala ka pang mga kung ano-anong sakit ng tuhod at kasukasuan. Kaya akala mo, yung iyo ang buhay, sige, gawin mo. Kaya lang, sabi niya ganun, huwag mong kakalimutan, may araw ng pagtutuos. Babayaran ang dapat bayaran, pananagutan ang dapat panagutan. Kaya yung mga iba, kabata-bata pa lang, 40, 50, nanginig-nginig-nginig na. Paano nung young person, walang ginawa kundi pagkatapos ng basketball, paligo. Tayo maniwala sa pasma. Pag nanginginig na, ay totoo pala. Sabi kasi ng doktor, walang pasma. Alam nyo, marami pang hindi alam ang medisina. Pero yung mga matatanda na nag-observe ng buhay, naturuan ng matatandang nag-observe before them, marami silang alam na dapat natin pakinggan. Science, medicine, they're all dynamic. Isa yung sinasabi ngayon, biglang bukas, ay mali pala, hindi na pala ganun, papalitan na natin. E paano kung damaged ka na dahil pinaniwalaan mo mali? Kailangan pinapahalagahan natin ang payo ng matatanda. Sapagkat sila itong mahaba ang karanasan. There's nothing like experience. Kaya mga kabataan, dapat makikinig. Watch out, young ones. Kasi trial ang stage na yan na kayo mga bata. May isa pang trial na sa biglang tingin blessing. Work, business, livelihood. Itong mga bagay po na ito, trabaho, negosyo, hanap buhay, isang malaking pagsubok. Marami mga tao, pag walang trabaho, lagi nasa church. Ang banal, dasal lang dasal. Pastore, pag-pray nyo naman po magkatrabaho ako, nung nagkaroon, di mo na makita anino. Nalayo. Dahil natupad ang mga imimithi. Sobrang naging busy. Nawala. So sila, malapit lang sa church, naglilingkod lang sa Diyos, habang walang ibang magawa. Pero oras nagkaroon na, wala na sila. Nagiging sumpa ang dapat sana ipagpapala na trabaho o negosyo. Sa Biblia po, ang Panginoong Diyos ay nirepresent ng isang hari sa isang istorya. Naghain siya ng napakaraming pagkain. Ipinatawag ang mga tao. Of course, this is parallel to salvation. Gusto ni Lord pa sa ibang mga tao, papakainin niya ng food for the soul and for the spirit. Pero ang daming tumanggi. Matthew 22, verses 2 to 5, actually verse 2, and you can go on reading on your own up to 5, sabi, "But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business." Hindi nila pinakinggan ang imbitasyon. Busy kasi sila eh. It's a blessing to be busy. But it can also be a curse. Especially when you are too busy for God and for God's work. So watch out, you workhorse. Yung sobra kayo magtrabaho, wala nang lugar ang Diyos, sarili na lang, income, hanap buhay, climbing up the corporate ladder, this dog-eat-dog thing, watch out. There's another area of trial, and that is wealth. Ang kayamanan, napakalaking pagsubok. Malaking pagsubok ang maging mahirap. Pero napakalaki rin pagsubok ang maging mayaman. At kung sa akin ay papipiliin, mas mahirap dalhin ang pagsubok ng pagiging mayaman kaysa ng pagiging mahirap. Because it's terrible when you can afford your vices. It's terrible when you can afford to follow your appetites. It's terrible when you can afford to finance bad taste. It's terrible. So what you do with what you have is under scrutiny. What you do with what God gives you will be under judgment.
Meron kaya tayong wealth, whatever it is, that we love more than God? What do you love above your wealth is watched in heaven. Hindi masama maging mayaman ang gusto ng Lord na maging prosperous tayo lahat eh. Pero oras na inuna mo na yung kayamanan kaysa sa Diyos, oras na siya ang iyong dinyos, kawawa ka naman. Kasi dinagdagan mo ang Diyos ng iyong buhay. Yung mga sumasamba sa salapi, kawawa. Sa halip na kanilang gamitin ang salapi at sila ang naglilingkod sa salapi. Sukdo lang sirain nilang kanilang mga relasyon sa kapwa, sirain nilang kanilang puri, reputasyon, kabanalan, magkapera lang. Then they become slaves. Luke 18, 22-24. When Jesus heard this, He said to him, ito yung isang mayamang lalaking sabi, gusto ko pong sumama sa inyo, gusto ko maglingkod, blah, blah, blah. You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Kasi gustong sumunod sa kanya nitong mayamang lalaking ito eh. When he heard this, he became very sad because he was a man of great wealth. Jesus looked at him and said, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Of course, I like to add that it is also hard for the poor to enter the kingdom of God. Hindi na dadaan sa mayaman o mahirap yan. Kaya lang, mas madaling malito, mas madaling malasing yung may kayamanan kesa dun sa wala. Kaya nakita nyo, dasal lang dasal yung tao. Siguro walang pera. Pag walang pera tao, dasal lang dasal eh. Subukan nyo pag marami ng pera kung madadasalin pa. Doon, nagkakaroon ng pagsubok. Dasal lang dasal, siguro may sakit. Dahil bihira naman taong malusog, ang pala dasal. Dasal lang dasal, siguro nanganganib ang buhay. Kasi bihirang taong secure ang naaalala magdasal. Dasal lang dasal si Mrs. Naku, siguro may ginagawang milagro si Mister. Dahil bihira namang misis na masayang-masaya sa kanyang mister, ang madadasalin. Karamihan ng mga madadasalin, wala na kasing mapuntahan, pumupunta na tuloy sa Diyos. Kaya kumisan, nagiging pagpapala ang problema. Kasi lumalapit tayo sa Diyos. Pero imagine ninyo kung gaano kalaking pagpapala yung malusog ka, masaya ka, kontento ka, masagana ang iyong buhay. Tapos madadasalin ka pa rin, malapit ka pa rin sa Diyos. Bakit ka ngayon mawawala ng magagandang bagay na yun? Bakit ka paglalaroan ng tadhana samantalang malapit ka sa Diyos? Liban na lang you're under trial like Job na ibinalik naman lahat ng Diyos, dinoble pa. Kaya alam nyo, yung magkaroon ng maraming pera, napakalaking pagsubok. Subukan ninyong lapitan yung taong hirap na hirap sa buhay. Ilapit nyo ang Panginoon, mas madali siyang magdasal. Mas madali siyang makinig. Mas madali siyang manampalataya. Subukan yung ilapit yung salita ng Diyos sa taong masagana, malusog, okay ang buhay. Ang hirap sabihan. Sasabihin, kung mali ang ginagawa ko, bakit ako nagtatagumpay? Bakit pa ako magbabago? Baka maiba yung fungsoy ng buhay ko. Malasim pa ako. Samantalang ngayon, sinuswerte naman ako sa buhay. Kaya mahirap pong kausapin yung matagumpay. Liban na lang kung yung matagumpay na yon, ang kanyang puso nasa tamang lugar, kinikilala niya na ang lahat ng tagumpay niya, bigay lang ng Diyos, hindi dahil magaling siya, hindi dahil deserved niya, then dumadaling kausap. Yung maging masagana sa buhay, malaking pagsubok yan. Blessing yan. Pero pag hindi natin nahawakan ng tama, nagiging parang sumpa. Wealth also brings so much worry. Sa bagay, nakaka-worry rin naman yung poverty. Pero yung poverty naman, wala ka masyadong choice. Sumisimple. Pag marami kang pera, kaya mong 5-5 kerida, ibahay lahat, dumadali. Dumadali ang pagbili ng mga bisyo. Dumadali, lumalakas ang loob maghiwa-hiwalay yung mga tao kasi kaya naman nila maghiwa-hiwalay eh.
Kasi alam nyo, may mga tao naman, hindi naman dahil nagmamahalan, kaya magkakasama, because there's interdependence, hindi sila mabubuhay economically na magkakahiwalay. And in that case, poverty helps to keep them together. Until they evolve, or they develop in their thinking, that they will be having greater and deeper reasons for sticking together. But for a while, it helps that they need each other. Kaya nga po, malalaman mo lang ang taong tunay na magalang, tunay na polite, pagka mayaman, pagka merong kaya sa buhay. Kasi yung mahirap, wala namang choice yung kundi maging magalang eh. May choice ba? Empleyado ka, good morning po. Diba? Dadaan ka sa mga nag-uusap, yukong yuko ka. Ang galang-galang mo, ayaw mong tawagan siya ng oras ng siesta, ang galang mo, eh kasi baka nasa ilalim ka ng kapangyarihan niya. Pero oras na ikaw na yung makapangyarihan, oras na ikaw na yung may pera, at magalang ka pa, at hindi mo na kailangan ng tulong nila, pero magalang ka pa, yun lang nakakatalong nalalaman, magalang nga siya. Because many people are forced by circumstance to be nice. But when you don't need people, when you are independent economically, in fact, when they are dependent on you and you're still nice, then that's your true character. Kaya po yung magkapera, magkaroon ng kapangyarihan, napakalaking pagsubok at konti lang ang pumapasa. Kasi kadalasan, pag matasa yung rango mo, wala nang sisita sa'yo kung ano na nang pinagkagagawa mo. Kasi wala nang sisita sa'yo. Kaya marapat ibalik ka uli sa mababang rango para ka tumino. It is a great trial to have power. It's a great trial to have wealth. Because you can do what you want. And when you're able to do what you want without having to submit to anybody, that's when your true character shows. Mahalaga. Isip-isipin natin. So watch out, Ritzy. Tingnan nyo nga katabi nyo kung mukhang mayaman. Baka nagpapanggap lang siya para wag yung dukutan. Pero mayaman pala. Yung mariwasa ka sa buhay, may kaya ka, trial yan. Then, another trial is knowledge. Knowing is a burden. Knowing more is a heavier burden. Kaya sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 1:13-14, I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. What a heavy burden God has laid on men. I have seen all things that are done under the sun. All of them are meaningless, a chasing after the wind. And in other parts of Ecclesiastes, Solomon says, the more you know, the lonelier you get. Mas dumadami ang alam, mas lumulungkot ang buhay. Subukan nyo na malaman ang lahat ng sinasabi ng kapwa nyo tungkol sa inyo behind your back. Lulungkot kayo. Mabuti pang di mo na alam. Subukan nyo malaman ng maraming bagay na babawasan ang kaligayahan. So the more knowledge, the more trials. Kaya yung mga rumurunong ng konti, nakapag biology 4 lang, ipinagpipilitan ng galing tayo sa unggoy, yan ang napala sa pagiging marunong. Little knowledge can be dangerous. That's why atheist scientists, atheist philosophers are in danger. What we know is little. What we do not know is immense. O yung taong hindi tiyak, therefore akala niya hindi niya alam. Ang nanganganib, yung mga taong nagdudunong-dunungan. Yung mga natututo, nalalagay sa panganib, napapahamak, kung ang karunungan na ito, hindi na isusuko sa Panginoon. Kita ninyo, dahil sa karunungan ng tao, akala na nag-i-improve tayo, wow, pagaling ng pagaling ang tao, pagaling ng pagaling ang mga armas na nagagawa. Mabuti pa nung araw, pukpukan lang ng bato, buhusan ang kumukulong tubig ang mga gera. Kapaltos-paltos ka lang. Ngayon, napaka-high-tech ng gera, ang daming namamatay agad dahil sa runong. Knowledge can be a curse. So watch out, nerd. Mukha bang marunong ang katabi nyo? Mukha, tingnan nyo nga, mukha bang marunong? Sabi sa mukha marunong ito.
yung basis natin dyan. Another trial, of course, is zest. Sigla. Love for life. Love for your vocation. Sigla. Yung meron tayong passion. Actually, maganda yan. Pero trial yan. Dahil kung saan ninyo yan i-dedicate, dun kayo mapupunta. Sabi sa Matthew 10:39, whoever finds his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. So para nasan yung zest ninyo ba? In finding God or in finding other things? What causes do you pursue? What causes do you live for? Make sure the things you live for are worth dying for. And the things you die for are worth living for. Kaya dapat pag-ingat-ingatan natin yung sigla kasi kumisan kung saan-saan napupunta. Pang-pito po na trial sa buhay, good relations. Yung meron kayong mga mapagmahal at minamahal na mga magulang, mga anak, mga asawa, kaibigan, etc., etc. Akala natin ito is lagi nalang good sa atin. They can be trials. Our loves, our affections, our involvements. Pag iniisip ko itong si Abraham, bakit matapos na manalangin ang kay habang panahon na magkaanak, nung nagkaanak, sabi ni Lord, paki-offer mo nga sa akin yung si Isaac. Is it possible na dahil sa pananabik niya na magkaroon ng anak, ay namagitan na yung anak niya sa kanya at sa Diyos? Possible kaya? Kaya gusto ni Lord ma-prove ni Abraham, kay Abraham mismo sa sabihin niya na number one pa rin ang Diyos kaya sinabi i-offer mo. At nung nagkaroon siya ng lakas ng loob at katawan na gawin yon, hindi naman ipinatuloy ng Diyos kasi napatunayan, hindi naman pala susuwayin ni Abraham si ang Diyos dahil sa anak. Therefore, pinayagan niya na yung anak ay ma-maintain. Kung ipinagkait kaya ni Abraham si Isaac at hindi niya ini-offer, paano kaya kukunin ng Panginoon niya at saan paraan? We don't know because the story did not happen that way. Abraham obeyed God. Gano'ng karami sa inyo ang susunod sa Diyos kung ang pagsunod ay nangangahulugan ng pagputol ng relasyon niyo sa kapwa-tao? Halimbawa sinasabi, o layuan mo yang si bigote. Lalayuan mo ba? Asawa yan ng iba, huwag mo yang samahan. Diyos ko po, paano ako mabubuhay nang wala siya? Kaya kay bigote, kahon, bayong, kung ano man yun, siya pa rin. Kaya maraming tao hindi nakakalapit sa Diyos kasi inuuna nila kapwa-tao. Kasi naranasang umibig, nakatikim magmahal at mamahal na addict. Kaya never mind may kaluluwa, never mind may kabanalan, ang mahalaga sa akin, kapwa-tao lamang. Kaya yan pong magmahal at mahalin, malaking trial yan. Kasi laging nanganganib na magkaroon ng kaagaw ang Diyos. Sabi pa naman niya, I tolerate no rivals. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Kaya sabi sa Matthew 10:37, anyone who loves his father and mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Ang tagal, pinroblema ko yung verse na yan. Sino sa inyo namang problema sa verse na yan? Raise your hands. Sige pa, aminin nyo na. Kakaproblema, no? Sabi ko, bakit naman ganyan ang Diyos? Napaka-egocentric. Gusto nilang lagi-lagi siya number one. Pati ba naman sa nanay ko, mauna pa siya. Kung meron ako anak, may asawa ko, mauna pa siya. Tapos una siya sa lahat. May lahat ng tao siya nalang yung number one. Bakit naman? Na-share ko na sa marami to. Payagan nyo akong ulitin ko sa inyo dahil baka hindi ko pa na-share sa inyo. Dahil nagkaroon ako ng peace sa verse na ito eh. At alam nyo kung paano sa hinabahaba ng pakipagbuno ko sa verse na ito. Napagtanto ko, I'm sure it came from the Lord, na kung sino ang mahal nyo, yun ang makakasakit sa inyo. Kaya ka ba naman sakta ni Aling Epang doon sa may kanto? Hindi siguro, mali ba talang hinampas ka niya? Pero niya kaya sakta ng puso mo, tulad ng magiging sakit kung iniwa ka ng asawa mo. Pinagtaksi lang ka ng nobyo mo, sinumpa ka ng magulang mo, iniwan ka ng anak mo. Ang sakit! Kasi yung mahal mo ang makakasakit sa'yo. Mas mahal mo
mas kaya kang saktan. Ngayon, kung nagmamahal ka ng tao, humanda-handa ka masaktan. Kasi, iiwan ka niyan. Maaaring pagtaksilan ka dahil siya'y naging marupok. O maaaring pagtaksilan ka dahil basta ayaw na niya sa'yo. O ang tapat-tapat niya, ang buti-buti, eh namatay. Di wala rin. Mawawala rin. Kawawa naman ang taong sobrang nagmamahal sa kapwa. Humanda kang lumuha. Kaya ang sabi ng Panginoon, unahin niyo ako. Ako ang gawin yung number one love. Kasi hindi naman siya mamamatay. Di lagi siyang nandyan. Hindi ka naman niya pagtataksilan dahil siya matapat. Di ka naman niya iiwan because he fills heaven and earth with his glory and with his presence. Hindi ka niya dadayain. Hindi ka niya pagsisinungalingan. Tutulungan ka pa niya, sasamahan ka niya. Kaya sabi niya, pag akong mahal niyo, wala kayong kalugi-lugi. Paano ho, Diyos ko, ang bigote? O, di gawin mong number two, number three sa iyong buhay. Pagtaksi lang ka, mawala siya sa iyo. Dahil ako pa rin ang number one, nasaktan ka pero konti lang. Kasi pag yung number one sa buhay mo ang nawala, sabi mo ba, Crispin, Basilio, kasi nawala yung number one eh. May problema pa kayo sa verse na ito? Nasolve na? Sining nasolve na ang problema? Gusto ng Diyos, number one tayo. Number one siya sa buhay natin kasi gusto niya tayong alagaan. Diba? Sino sa inyo mga magulang? Diba pag may naliligaw sa anak nyo, kinakabahan kayo? Baka paluhain tong anak ko? Ano ba itong naliligaw sa kanya? Laki ng hikaw. Malaki pa sa hikaw ng daughter ko ang hikaw mo, iho. Nakakataya ka bang matutuwa ang anak ko sa piling mo? Tapos ang grade mo, puro pasang-awa. Kawawa naman ang anak ko. Hindi ba't kumisan eh, kung pwede lang ibulsa yung anak niyo, huwag niyong paligawan? Dahil ayaw niyo masaktan. Hindi dahil gusto niyo siyang sadistahin. Kasi parang kitang-kita niyo na, anak, masasaktan ka. Tapos nung nakikita mo na hindi ka na sinusunod dahil susunod-sunod sa nobyo, hindi na sinusunod na yung mga patakaraan, nagsisinungaling na sa'yo, eto na nga, number one na yung nobyo, hindi na ako. Kawawa naman ang anak ko. Kaya ang magulang, kung pwede lang anak, ako na lang gawin mong number one. Hindi kita pagtataksilan. Dito ka na lang sa atin. Magsama-sama tayo habang libing. Kung pwede lang ganunin ang anak, kasi gusto mong i-protect, ganun. In a much greater way, ganun tayo gustong i-protect ni Lord. Kaya sabi niya, gawin mo ako number one. Hindi dahil sa egocentricity ko, hindi dahil sa pride ko, hindi dahil gusto ko makuha lahat ng atensyon. Kasi gusto kitang di masaktan. Magmahal ka ng iba, konti lang, wag tulad ang pagmamahal mo sa akin. Para dumating, umalis sila, mabuhay, mamatay, lumusog, magkasakit, nag-aalala ka, nasasaktan ka, pero hindi ka kayang itumba kasi yung tunay mong mahal, eto pa rin. Ang bait ng Diyos, ang galing-galing niya. Napakahusay. So kayong sobrang magmahal sa tao, watch out, lover. Mag-ingat-ingat kayo. Lalo yung mga romantic-romantic love, kaya maraming tumatalon sa Pasig dahil sa pag-ibig na yan. Pag-ibig na ligaw kasi nauna yung tao kesa sa Diyos. Sinong magpapakamatay kung nawalan ka ng mahal sa buhay pero number one mo ang Diyos? Hindi. Kaya mga nagpapakamatay dahil sa pag-ibig, alam mong ay, nakakalungkot mang isipin na tabu na ng Diyos, nagmahal ng kapwa, ng lubos-lubos, lampas sa kalooban at disenyo ng Diyos, na pahamak tuloy. Pangwalo, sana bala ko mga 100 eh, pero tama na siguro yung 8, no? Pangwalo na trial, accomplishments. Akala nyo trial ang kabiguan? Mas malaking trial ang tagumpay. Accomplishments. Mas maraming nagpapakamatay na matagumpay kesa sa bigo. Mas maraming mag-asawa ang naghihiwalay na matagumpay kesa yung mga bigo. Kasi kuminsan, ang wattage mo, 10,
hindi mo kaya ang 50 volts. Kasi hanggang 10 watts ka lang. Tapos dumating yung 3,000 volts, pundi ka. Kaya maraming tao, pag nagtatagumpay, napupundi. Dahil malaking trial yung accomplishment. It be physical, mental, social, or spiritual success. Fame and glory can be terrible trials. Kaya akala mo, ang galing-galing mo, kayang-kaya ko na to, yun ang pinakamapanganib. Sapagkat di ka na nag-iingat. Sobra ka ng overconfident dahil nga sa iyong accomplishments. Kaya sabi sa 1 Corinthians 10:12, "So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall." Sapagkat halos lahat ng natumba ng di nila inaasahan na mangyayari yun. Sapagkat sobra na silang naging confident. Accomplishments can make a man proud or vain or careless. That's why accomplishments can be dangerous. Watch out, achiever. Kailangan tayong mag-ingat na lahat. So look at everything from both sides. Trials can be blessings. Blessings can be trials. Do not watch out only for the conventional trials, but consider that other kind of trial. Nice things. Beautiful things. Kung hindi kayo masisira ni Satan sa pangit, sisirain kayo sa maganda. Kung di niya kayo masisira sa kabiguan, susubukan niya kayong sirain sa tagumpay. Kung di niyo kayo masira sa pagiging mag-isa, sisirain niyo kayo sa pagkakaroon ng kasama. Kung di niya kayo masira sa pagiging mababa, susubukan niya kayong sirain sa pagiging mataas. Anong sabi sa Bible? Be sober, be watchful. The devil is like a roaring lion seeking someone to devour. So what can I say to you, brothers and sisters, friends? Pass that other kind of trial. Let's bow before the Lord. At nais ko mag-isip-isip kayo, alin ba sa mga binanggit natin ang nagiging instrumento ngayon ni Satan para kayo subukan? Para kayo ligligin, guluhin. Hindi aksidente ang narito kayo ngayon. Sinadya ng Panginoon na hawanin ang daan na magkasama-sama tayo sapagkat may nais siyang ipaalala. Huwag nating isipin na para sa iba ang mensahe. Para ito sa bawat isa. Pass that trial. Panginoon, salamat sa pagpapaalala ninyo. Salamat, napakabuti niyo sa amin. Gumagawa kayo ng mga iba't ibang paraan para kami kausapin. Salamat, Lord, binibigyan niyo kami ng pansin. Di man kami karapat-dapat. Ipakita niyo nga sa amin ang mga bagay na sa biglang tingin ay mabuti, subalit pag di namin binantayan, maaaring maging dahilan ng aming pagkadapa. At maaaring nagiging dahilan na ang ilan. Turuan niyo po kami. Nais kong manalangin para sa ilang tao na nakita niyo ilan, marami, maaring lahat o isa sa mga binanggit ngayon nagiging trial sa inyo. Nais kong ipanalangin na palakasin kayo ng Panginoon. Nais kong ipanalangin na bigyan kayo ng Panginoon ng matang makita ng malinaw ang mga pandaraya ng sanlibutan. Sino man sa inyo magsasabi, yes, meron sa mga binanggit na nagiging dahilan ngayon para ako'y subukin. Nais kong malampasan, nais kong maging malakas. Hihingi tayo sa Panginoon ng pagpapala. Sino man ang magsasabi niyan, we're going to pray. Who else would like to say, Lord, you made me realize and you made me see the trials that I probably never saw clearly before. But now I like to surrender to you and to announce to you, O Lord, to say to you that I need you. Individually, brothers and sisters, kausapin niyo ang Panginoon. Narito siya. Damang-dama kong narito siya. Kausapin niyo. Humingi kayo ng lakas.
Hingin nyo ng tawad ang mga pagkakamali, pagkakasala sa mga larangang ito. Hindi kalugod-lugod sa Kanya ang ating mga kasalanan. Make this a very beautiful moment of reconciliation with God. Hingin nyo ng tawad, I cannot do it for you. You've got to do it yourself. Sa ilang saglit, seek God's forgiveness. If you have allowed these things to deceive you, and if you have allowed Satan to succeed in other parts of your life, in silence, pray to the Lord. Salamat, Lord, sa inyo pong pakikinig sa aming mga pagtatapat sa paghingi ng tawad sa inyo. Ayon sa panalangin ng bawat isa na nakatindig sa iyong harapan ngayon, Panginoon, igawad niyo nga po yung mayamang pagpapatawad. Igawad niyo nga yung kabutihan, kabaitan sa amin. Pagkamat wala kaming patago at humihingi ngayon, Panginoon, ginagawa lang namin sapagkat pinangako niyong pakikinggan niyo kami. Alang-alang sa iyong mga salita at alang-alang sa iyong pag-ibig sa amin, naglalakas loob kami, Panginoon, na humingi nang hindi naman namin ipinatago. Patawarin niyo po ang bawat isa as everybody has individually sought forgiveness. At ngayon naman, Panginoon, sa pagtayo na yung mga anak, sa pagkilala ng pagkakamali, sa pagkilala ng kahinaan, sa pagkilala ng pananagutan sa inyo, at sa pagkilala sa inyo na tanging makatutulong sa aming lahat, tanggapin niyo po ang pagtayo na ito bilang pahiwatig, bilang pagsasaad na kami umaasa lang sa inyo. Kayo pong nakakakilala sa bawat isa na ngayon ay tumitindig at kumikilala rin sa inyo. Kayo po ang magpalakas sa aming lahat. Kayong nakaalam ng aming mga kahinaan, puspusin ninyo ng inyong presensya at ng inyong kapangyarihan. Nang sa gayon ang aming mga kahinaan ay maging kalakasan namin. Kayong nakaalam ng mga kadiliman ng aming buhay, tapunan nyo ng inyong liwanag ang madidilim na sulok ng aming buhay at kayo'y maghari doon. At kayo, Panginoon, na nakaalam ng mga ginagawa naming di kanais-nais, sa inyong pagpapatawad, humihingi naman kami ng kalakasan na ang mga ito'y matalikuran, maputol sa aming buhay. At nawa, Panginoon, ang lahat ng mga espasyo sa buhay namin na ngayon ay pinagtatanggalan namin ng mga bagay na ito, palitan niyo po ng inyong presensya. Palitan niyo po ng inyong kapayapaan. Palitan niyo ng inyong kalakasan. Manawa, Panginoon, hindi lang kami ang makinabang sa iyong mga salita, kundi bigyan mo rin kami ng malasakit sa aming kapwa na sila'y bahaginan ng mga itinuturo mo sa amin. At sa mga itinuturo mo sa amin sa mga sandaling ito, turuan mo kami na ito ay mapaabot din namin sa higit maraming tao na nangangailangan ng ganitong kaliwanagan. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Tinatanggap ang inyong pagpapala. Mga kapatid, ayon sa inyong pananampalataya, tanggapin niyo ang hinihiling niyo sa Diyos na pagpapatawad at pagpapalakas. Pinupuri namin kayo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus.